Nag-iisang lalaki si RV sa limang magkakapatid. Anim na taong gulang pa lang siya, pero wala na siyang oras sa laro. Kailangan niyang kumita. Walang regular na trabaho ang mga magulang niya. Minsan tinatawag ako ng lola ko para maglaba. Sa may ano, sa kapitbahay lang nila. Sa isang buwan, kinikita ko sa isang buwan na 800. Kulang pa yun. Inaano ko lang, pinagkakasya ko lang. Tumutulong rin ang anak ko kasi lalaki. Kahit butas ang bangkang styrofoam, tuloy lang siya sa paghanap ng kalakal. Gusto kasi niyang may maiuwing pagkain para sa mga kapatid. Gusto ko pong magtabraw para may pera si mama mag-ibig ng bigas. Limang taon lang si RV nang turuan siya ng kanyang pinsang si Jerome na mga lakal. Masama po ako sa lola ko sa pagbabangka. Ano ba yung... Kukuha po kami ng mga plastic bote. Hindi marunong lumangoy si RV, pero hindi siya natatakot na pumunta sa malalim na bahagi ng ilog. Kinakabahan ako kung ano yung pumapasok sa utak ko na baka mahulog yung anak ko, hindi nila makuha o ano. Pamay magpumunta na lang sa akin, daladala nila yung anak ko. Kinakinagatakot ko. Araw-araw, lampas 3 oras kung mga lakal sina RV at mga kasama niya. 3 sako ang kailangan nilang punuin. 40 pesos ang bayad dito kapag ibinenta. Pero hindi palaging ganito ang sitwasyon. Mayroon lang akong 5 taas kay papa, kay mama, ano, lahat. 5 lang ang akin. Bakit po binibigyan si mama ng pera? Pang saing. Si mama, ano bang ginagawa ni mama? Ano, standby lang. Tapos, si papa, ano niya? Natutulog. Sa araw na ito, 2 plastic lang ang napuno nila. Diretso sa junk shop ang mga kalakal. Ang pinagbenta namin kaganina, 38 pesos. Pinagpalit mo namin sa pagpapartiya namin, 3. Pagkatapos ng hatian, 13 pesos lang ang kinita ni RV. Kakain. Kanina mo bibigay? Sibigyan ko yung mga kapatid ko. Ang pagkain at inumin, ibinigay niya sa bunsong kapatid. Bago kumagat ang dilim, kailangang bumalik ni RV sa ilog. Wala pa kasi silang panghapunan. High tide at nagbabaka sakali silang may makukuha pang kalakal sa ilog. Mag-iisang oras na siya sa ilog, wala pang makuhang kalakal si RV.
Hindi man lang aabot sa isang plastic ang nakuha niya. Bigong makapag-uwi ng panghapunan si RV. Ipinangutang muna ng nanay niya ang kanilang pagkain. Kalahating kilong bigas at 2 noodles ang pinaghati-hatian nilang mag-iina. Madalas namin kainin yung mga bata. Lakimi lang. Minsan, pag walang lakimi, may alagang 20 pesos, tatakbo na lang ng kanto. Bibili ng tinapay. Kung saan sila kumain, doon sila matutulog. Dahil pagod, mabilis nakatulog si RV. Kung ako magkaroon ng permanent ng trabaho, hindi ko na siya papayagan talaga makalakad. Kasi kaya ko naman na silang anuhang ko muna, suportahan ko sila, bigay baon para mapakain din sila. Hindi tiyak kung patuloy na mapag-aaral ni Rosario si RV. Pangarap ni RV na maging pulis. Pag may nagsasabi sa uling ko, sababa nang mayroon nagchochoke uling ko.